Good day everyone, I'm Dal James Susminya and this is my skills that I'm proficient and non-proficient. So first, inilagay ko dito ang pagiging flexibility and speed. So flexibility and speed. So giradean ko ito ng 5. Bakit? So dahil makikita naman natin sa video ang ating pinanood ano, na ang pagiging flexibility at speed ay nasa sa akin. So na-develop ko ito sa araw-araw kong pagka-training, pagpa-practice at paggawa ng mga physical activities. So mahalaga ito lalong-lalo na sa isang competition na mayroon kang katawan na flexible at maliksing paggalaw. So ginrayan ko ito ng 5 dahil yung bills ko ay hindi lang basta bills dahil nakokontrol ko ito at nagagawa ng maayos lalong-lalo na sa isang laro. So second, ang napili ko is eye coordination. So ginrayan ko ito ng 5. As a point guard, ano, kailangan natin ng makipag-coordinate gamit ang mata sa ating mga teammates. So kahit nagdi-dribble ako ng bola, yung coordination ng aking mga mata sa aking mga teammates ay nandoon. So hindi ako nadidistract, hindi ako nalilito kung sino ba yung mga kasama ko or kung sino ba yung mga dapat kong pasahan. So kaya naman, ginraydan ko ang skills that I'm proficient, which is yung eye coordination ng 5. So pangatlo is movement control. So hindi lang so 'di ba, alam naman natin sa isang atleta na kung ikaw ay may bilis, kung ikaw ay malakas sa pangangatawan, pero hindi mo naman ito nakokontrol, ay wala rin 'yon, worth it, 'di ba? So kung meron kang movement control or control na paggalaw, ay may execute mo ng tama at hindi ka maaagawan ng bola dahil lalong-lalo na sa isang point guard. So mahalaga sa akin or sa mga isang atleta na point guard sa larong basketball ang magkaroon ng movement control. So malaking bagay ito pa at makakatulong sa team para manalo lalong-lalo na sa isang competition. So kaya naman, movement control, ginradean ko ito ng 4. So endurance. So makikita naman natin sa aking bidyong ginawa or sinagawa na kaya kong tumagal ng 10 to 15 minutes sa loob ng court. Kaya kong magbabad ng ganong oras. So yung 10 to 15 minutes na yon ay mahaba na kung tutuusin natin. Ano? So dahil na may maintain ko ang aking stamina na kahit pagod na ay na-maintain ko yon at nakakasabay pa rin ako sa mga player na mas malalakas ba ang stamina. So na-develop ko ang aking endurance skills na yon dahil sa aking pagtakbo araw-araw ng almost 30 minutes. So inaorasan ko ang aking pagjajaging. So malaking bagay ang stamina na aking na-develop sa aking sarili. Kaya naman, ginradean ko ito ng 5. So next is, and last, coordination of upper and lip. So giratean ko naman ito ng 4. Bakit? So mapapansin natin na meron akong bilis at meron akong likse. Kaso hindi ko na i-coordinate yung aking upper limb and lower limbs. So ano, magka-cause yun ng unsuccessful moves. So panoorin nyo ang video na ito. So mapapansin nyo ano, na habang okay na sana eh, no, na coordinate na yung upper and limb, kaso kinakapos ako sa kukulangan ng pagtalon. Kaya naman, nagsasani ito ng unsuccessful attempt. So which is, ginradean ko ito ng 4 dahil hindi ko ito ma-perfect hanggang sa ngayon. Now, let's move on to the skills that I'm not proficient. So, unang-una ko inilagay dyan
is jumping. So, mapapansin nyo, kapos na kapos ako pagdating sa pagtalon. So, kaya naman, nagkakos ito ng unsuccessful attempt. Ilalagay ko na lang yung bola sa ring ay hindi ko pa ma-shoot. Dahil nga, kulang ako sa pagtaas ng talon. So, kinakapos yung jumping skills ko. So, second, ay jumping. So, jumping. So, ginratean ko ito ng 2. Dahil hindi ko talaga ito magawa ng maayos. Next is muscular strength. So, ginratean ko ito ng 2. Bakit? So, hindi porkit malakas ang ating pangangatawan or hindi porkit malakas ang ating muscles, ay advantage na natin ito. So, tulad ko, ang aking isa sa mga kahinaan or not proficient skills is muscular strength. Dahil hindi ko makontrol ang lakas na inilalagay ko sa aking kamay para i-shoot ang bola. Kung na makikita naman natin sa video na aking sinagawa sa pag-layup. Ang pangatlong inilagay ko sa skills that I'm not proficient is ball control. So, nagagawa ko nga ng maayos ang pagdidribble ng bola. Kaso, hindi ko naman ito master, lalong-lalo na kung ilay-layup ko na or kung gagaling sa dribble to layup, yun. Doon ako nagkakaproblema. Hindi ko nagagawa ng maayos, kaya naman nagkakaroon ng unsuccessful attempt. Hindi ko na ipapasok ang bola. Kaya naman, iniskoran ko ito ng 3. Nagagawa ko siya pero hindi ko siya master. Kaya 3. So next is, which is number 4, coordination of hand and legs. So, ginradean ko siya ng 2. Dahil tulad nga ng sabi ko kanina, mahalagang nagko-coordinate yung ating lower limb at upper limb. Dahil kung hindi, ito ay magkakaroon ng isang problema sa iyong paggalaw na magsasanhi ng unsuccessful attempt. Lalong-lalo na tulad ng nasa video na ang paglayap, ilalayap ko na lang ay ito pa ay nawawala. Hindi pa na-shoot kahit napakalapit ko na sa ring. Plus, inilagay ko sa skills that I'm not proficient is rhythm. So, ganraydan ko ito ng 1. Dahil sa sandaling oras na ilalayap ko na lang ang bola or ilalagay na lang sa ring para ito ay ma-shoot, ay hindi pa rin, hindi ako makapag-isip ng maayos or hindi makapag-function ng aking brain na mag-isip ng tama para maging successful ang pag-attempt ko or pag-shoot sa bola. Kaya naman, nagkakaroon ito ng problem na hindi pumapasok ang bola. So, yun. Kaya naman, ginradean ko ito ng 1. Let's move on to the third question in this activity number 2. The question is, did you notice a difference between your general ranking for the activity in which you are proficient and the one for the activity in which you are not proficient? So, well, yes. I did notice my general ranking for this activity. So first, na-notice ko kung saan ako magaling at kung ano pa ang mga dapat kong ma-improve sa sarili ko. And second is the skills that I'm not proficient. So I realized that even I'm regularly taking some kinds of exercises and training to become more stronger in these sports, it's not enough if I cannot notice all of my skills that I have. So kaya naman, thankful ako sa activity na isinagawa na ito dahil dito na notice ko kung ano pa ba ang mga dapat kong ma-improve na sa skills na meron ako. So now let's move on to the 4th and last question in activity number 2. Do you think your underlying abilities influence the sports and activities you choose to engage in? What about the sports and activities you generally avoid? And then explain your answer. So definitely yes. So because in sports basketball, I can engage all of my skills that I have from doing some of these activities. It's either I'm proficient or not. So however, the sports that I generally avoid is the sports that has a jumping ability and rhythm, which I'm not proficient. So for example of that is volleyball. So because we all know volleyball is more on jumping, you know, and spiking. And honestly, it's not fit for my skills. It has a weaknesses ability. But like what I said, I can improve it.
It's all about practice and notice to what I am doing every single day to enhance my to enhance and improve my not proficient skills.